Okay, hello guys. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng symbol sa Adobe Animate CC. Ang version na gamit ko is 2015. So kahit ano pang version ang gamit ninyo, walang issue yan kasi counting adjustment lang naman yung sa mga tools o mga improvements ng additional tools nila. Ano? So hindi affected itong topic natin today dun sa pag-upgrade ng mga tools nila. Okay, so first thing first, kung bago lang kayo na gumagamit dito ng Flash, mayroon akong tutorial ng beginners para sa Flash, ng interface ng Flash. Panoorin nyo na lang yun. So check nyo na lang sa mga videos ko, then panoorin nyo na lang. Okay, so etong topic natin today is all about symbol. Okay. So now, paano ba mag-create ng symbol na sa Flash? So, una-una, click nyo yung layer doon sa timeline ninyo. Then, dito tayo sa layer 1. So, frame 1, layer 1, frame 1, no? Dito sa left corner natin, ito yung tinatawag natin sub-selection tools. Ito lahat, sub-selection tools yan. Okay, so, pag mag-create tayo ng symbols, pwedeng itong lines. Ayan. So, pwedeng brush. Itong brush na to. Okay. So, yan. Pwede yan. Maging symbols to, ano? So paano yan magiging symbols? Example. Gagamit tayo ng brush, din gagawin natin symbol. Okay. So, ito, na ituturo ko sa inyo, pag-create ng symbol is a basic lang. Okay? So, make sure na pag nag-create kayo ng symbol, basic to, it means na para magkaroon na kayo ng idea. Paano nag-work ang symbol? Paano gumawa ng symbol? So, ano yung purpose ng symbol? Okay? Example, gagawa tayo ng stick figure ng tao. Okay? Stick figure ng tao. Okay? So, first, gawa tayo ng head. Okay, head. Okay? Ito yung head natin. So, click mo yon, then, i-press mo yung F8. F8. So, kita mo, symbol 1. So, pag itong drop-down menu, makikita mo may movie clip, may button, may graphic. So, ano ang gagamitin natin dito sa tatlo? Okay? Pag animation yung gagamitin natin, kasi ang topic natin dito is animation. So, pag animation yung gagawin natin, papagalawin natin yung character. So, ang gagamitin natin, itong graphics. So, symbol, ano to? Lagyan natin ng symbol name is head. So, once na-clinic mo yan, okay. So, ngayon, pag ito clinic mo, makikita mo dito sa properties inspector mo na naka-graphic symbol siya, na ang instance name niya ay head. So, pag clinic mo tong library, nakikita mo nandito na si head niya. So, pwede rin itong head mo, pwede mo i-drop dyan. Dito sa canvas mo, sa working area mo, itong symbol na ito, nanggagaling sa library. Pwede mo siyang i-open to. Itong symbol na ito, tandaan yung library yan. So, pag clinic mo yan, magbubukas to, makikita mo siya, yung head mo nandito na. Okay? So, yan. So, ganun lang kasimple pag-create ng symbol. Okay? So, pag-create ng symbol, yan na, no? So, pwede mong i-drag siyan. Okay? Yan. So, yan, symbol na yan, ha? So, ito yung topic natin sa sunod naman, second layer natin. Okay, tayo ng second layer. Okay. Ito yung head, no? Ito yung head. Yan. Meron tayong head. Okay. Itong pangalawa naman, i-create natin dito is body. Check natin. Ito yung body natin. Click mo yan. Then, press yung F8. Graphic symbol tayo. Body. Then, nandiyan na yan. Pag clinic mo tong library, andito na si body. Okay? Pwede mong i-draft dito sa drag and drop dito sa loob ng working area mo. So, pag clinic mo to, makikita mo rito yung graphic symbol siya and name niya is body. Okay? So, ganun lang.
sa mga susunod na layer, i-double click mo to. Pag mag-rename ng layers, double click mo lang siya, then body. Quick tutorial lang to para at least magkaroon kayo ng idea, no? So thank you and share yung video kung natatulong sa mga.